went with Jake and Nick ID. I was there. I was a witness. Writer. H. Close ka naman kay Kylie, diba? And kayo ba pagka may mga problema kayo, after your movie, naging close kayo so far, dumating sa point that pag may mga problema kasi isa't isa, eh, parang you give advices, parang gano'n. So, yung nangyari sa kanya, parang ano ba? Ang sa akin kasi, close naman nila Kylie ni Jake. Nagsimula yung relationship nila back in Los Bastardos. And same as with Ariel and Kaypat, saksi rin ako sa... Actually, lagi akong saksi sa mga relationships. Parang third wheel ka ba? Lagi lang ako nandun. Witness ka lagi. Witness lang ako palagi. So the one with Jake and Nick Kylie, I was there. I was a witness. So nakita ko rin yung growth nilang dalawa as a couple. And when I found out, it was Jake who told me na I was heartbroken for the both of them. Pero hindi ko pa nakakausap si Kylie about that. Because bakit ko naman siya itetext na Kylie, okay, parang gets mo. And hindi pa kami nagkita personally. So I'd rather, whatever we do, bump into each other. And she's also willing to open up. Then that's what we're gonna talk about it. Pero hindi pa kami nagkita eh. So, parang bagay mo kayo. Marami kasi kinilig eh. Marami kinikilig. Thankful ako sa lahat ng mga yun. Pero, ayun, that's just the... What's up, friends? We're good. Pero she a girlfriend material to you? Yes, of course. Yeah, nakikita ko. Physically bagay talaga ka. Oo. Physically. Pero hindi naman isa pa rin lahat. Yes, we need it. Diba? I mean, I'm speaking in general na syempre, whenever you look for or someone, hindi mo pwedeng, important bagay tayo. Okay, yan. Kasi ganun yung ano eh, naging parang gustong gawin ng mga fans eh. And sa akin, she is girlfriend material. And if ever man, diba, ang pinaka-importante now is yung friendship namin at the same time. Everybody happy lang. Malay mo naman, soon. I mean, I don't know. Basta, ako, chill lang ako. Work muna ako, trabaho, career. Lami kong projects na lalabas this year, so... Kayo na lang muna mga tingin. Pero mukha naman siyang girlfriend material. Ako ba? Di ba ako boyfriend material? Siyempre, kaya natin namin eh. Sino balik ako saan? Sa katil? Ikaw ba sa friend ng katil? Hindi mo ba na-share nung dalawa kung kailan sila magsaset na? Hindi. Ako kasi... Ba't ko sila bubuta? Oy, bro, kaya kami magpakasal. Hindi, it's an awkward topic. It's an awkward topic. Like, especially when you ask people na matagal nang sila. And then you ask them, oh, kailan kayo magpapakasal? Hindi natin alam. Like, for example, sa mga ibang couples, diba? Hindi natin alam na parang awkward topic pala sa kanila yun. So, it's a sensitive topic that sometimes you just don't ask. Gets mo? Kasi what if it triggers something sa kanilang dalawa? Diba? I'm sure, Katiel, they have their own, ano? They understand each other. They have their own timeline. We don't have to rush them. We don't have to pressure them. If gusto nila talaga sa future, then I hope sila talaga in the future. Let's just, ano, not as fans, kasi syempre ako, fan din ako ng Batman, diba? Let's just be, you know, patient with them. Let's just give them the respect that they deserve. Ano naman talaga palagi, respect. Pero hindi ka naman mag-abay kung sakaling kulit ka. Syempre, ako naman, pambansang best man na ako. Dalawang weddings na napuntahan ko this year. Pareho akong best man. May isa pa ako this year. Best man ulit ako. Hindi, groomsman pala. Tapos, lahat ba lahat ba iniiyakan mo? Oo. Naiiyakan talaga. Kasi lahat eh. So, ako, basta nakikita ko yung... Tsaka genuine kasi yung nakikita ko, kaya hindi mo may iiwasan. Ano, ang galing eh, no? Pero do you see na sila na soon? Nakikita mo? Sino kat niya? Oo. Well, syempre lahat naman tayo. Okay. Yung nakikita eh, diba? But at the same time, it's their life, so... Yeah, pressure, diba?